Ang pagtanggap ay hindi nagbabago. Kaya po mula pa sinabi na ni Marites, hanggang ngayon, ganun pa rin ang kanyang sinasabi. Wala na kanyang kaduda-duda, sinabi ko na sa inyo, itaga mo man sa bato, maglulupasay man yung mga kalaban, wala nang mangyayari. Academic na ito eh. Correct. Formalidad na lang ito, bibilangin na lang eh. Tama. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Bongbong Marcos. Correct. Sinabi rin ni Marites. Sinabi rin Marites. Wala na rin pong kawala, walang kaduda-duda. Ang susunod na Vice Presidente ng ating bansa ay si Inday Sara Duterte. Tapos na po ang halalan sa kanilang dalawa. Tama. Tanggapin man nila o hindi, wala na tayong magagawa. Tama. Kaya po natataranta na sila. Hindi na po nila alam kung ano lang kanilang gagawin. Ando na po yung hamonin nila sa debate. Si Bongbong Marcos. Gusto nila lumaban pa ng debate si Bongbong Marcos. Nakala mo naman, napagaling nila sa debate. Akala mo naman, mananalo sila sa debate. Ang dami pong abogado ng Uniteam. Mga premyadong mga debatista ang mga abogado ng Uniteam. Ngunit hindi na namin gagamitin yun. Kung debate lang ang pag-uusapan, baka kay Robin Padilla lang, tutugo na yung mga ilong ng mga yan. Marami po silang paraan na ginagawa. Nagsumbong po yung isang tao. Kaibigan ko yun, isang retired school teacher. Nagdaramdam. Kasi pinuntahan po siya ng grupo ng kadalagahan. Pinuntahan sa kanyang bahay. Lolo, pwede ba namin kayong makausap para i-educate namin kayo tungkol sa mga Marcoses at sa kasaysayan ng EDSA. Nagdamdam po yung matanda. Sabi ko, anong sabi mo sa kanila? Hindi ko nang pinahalata na medyo nagdamdam ako sapagkat itong tanda kong ito, sabi niya, i-educate nila ako. Kaya sa tubig na ininom ko, kayang-kaya kong lunurin yung tatlong dalaga na yun. Tama naman po yun eh. Anong ginawa mo? Sabi ko sa kanila, umupo kayo rito at ako ang mag-i-educate sa inyo. Ang sabi ko sa kanila ay ganito, ang EDSA ay isang kabaliwan. Ang EDSA ay isang kabalintunaan. Ang EDSA ay isang kahibangan. Isang mapanlinlang na yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Anong nangyari? Sabi ko. Nabigla silang lahat. Binigyan ko sila ng katibayan. Hindi ba gago? Hindi ba niyong alam? Dalawang Aquino ang naging pangulo ng ating bansa. Alam nila kung sino ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Pero hindi nila sinabi sa inyo. Hindi nila sasabihin sa inyo. Bakit? Sabi nung matanda, gusto nila ng mga dilawan na yan manatili sa kaisipan ng Pilipino na ang nagpapatay kay Ninoy Aquino ay si Presidente Marcos. Kaya ang sinabi ko, isang pandaraya, isang kabaliwan, isang kabulastugan ng EDSA na yan. Bakit hindi nila malalaman ay presidente sila ng Pilipinas? Tama. Makina silang naging presidente ng Pilipinas. Correct. Bakit hindi nila sabihin kung sino ang nagpapatay sa senador? Ayaw po nilang sabihin yon. Gusto nilang manatili sa kaisipan ng mga Pilipino na ang bida ay si Ninoy Aquino at ang kontrabida ay si Ferdinand Marcos. Correct! Tama! Isang alamat, isang kasuklam-suklam na katangisip. Anong nangyari? Sabi ko sa kanya. Nahimasmasan yung mga babae. Anong sinabi nila sa'yo bago sila umalis? No, pasaysa na po. Hindi po namin alam talaga. Salamat po at kaming na-educate ninyo. Mula po ngayon, hindi na po kami kakampanya para sa kanila. Ang ipoboto namin at ikakampanya ay yung BBM Uniteam na lang. Totoo pong nangyari ito.
At sinabi ko pa sa kanila, sabi ng matanda, alam niyo ba kung bakit ganyan ang kanilang ginagawa? Para lasunin ang kaisipan ng mamamayang Pilipino. Para tayo magkawatak-watak. Para tayo magkahati-hati, mag-away-away. Sapagkat alam nila, kapag nag-away-away, nag-hati-hati tayo, hindi uulad ang Pilipinas. Yun ang kanilang gusto. Hindi yun ang patakaran ng unity. Sabi pa ng matanda, mabuti na lang na isarang ABS-CBN. Sapagkat yan ang tagapagtaguyod ng alamat ng Yellow Ribbon. Alam po ninyo mga kababayan, ako po humarap sa inyo. Kahit ako'y nag-withdraw na sa aking kandidatura. Sapagkat sinasabi nila, may lamat na raw ang unity. Nabasag na raw ang unity sapagkat ako'y nag-withdraw. Hindi po! Kahit ako'y nag-withdraw, nananatili po at tuloy-tuloy ang support ako sa unity. Hanggang sa katapusan ng daigdig. Hanggang mailuklok natin si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Bakit po? Bakit po? Sapagkat ang unity lamang po ang nagsasabi na itutuloy nila ang magandang programa ng Pangulong Duterte. Yung mga kalaban, hindi po nila sinasabi. Suklam na suklam sila sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Samantalang makikita naman ninyo ang magandang programa ang ginawa ng ating Pangulo. Pangalawa, ang unity lamang po